Naniniwala ka ba sa reincarnation o muling pagkabuhay? May pagkakataon ba na may ibang tao na di mo namang kilala pero nakakasama sa panaginip mo na para bang totoo? May nakasalubong ka na bang ibang tao na parang nakita mo na sa kung saan? Kung may isang lugar ka ba na gustong gusto mo na mapuntahan? Alam mo ba na ang mga ito ay maaaring sinyalis na nabuhay ka na noong nakaraan? Kung mahilig ka sa mga kwento o mga pangyayari sa ating history na nakamamangha at kakaiba, i-click mo na yung subscribe button dahil ganito na lagi ang mapapanood mo sa Aklat PH. Alam naman natin na may mga relihiyon na naniniwala na pagkatapos ng ating kamatayan, ang ating kaluluwa ay muling isisilang at mabubuhay sa ibang katauhan. Totoo man ito o hindi, may mga pagkakataon talaga o pangyayari na hindi natin kayang ipaliwanag. Yung pakiramdam na parang naranasan mo na o nakita mo na dati ang isang bagay na sa totoo lang ay ngayon lang dumating sa buhay mo. Narito ang siyam na maaaring senyales na ang isang tao ay mayroong reincarnated soul. Ang una, madalas kang nagkakaroon ng deja vu. Teka, ano ba ang deja vu na yan? Ang ibig sabihin ng deja vu ay already seen. Ito ay ang pakiramdam na parang nanggaling ka na dati sa lugar na ang totoo ay ngayon mo lang napuntahan sa buong buhay mo. Mga pangyayari, may mga bagay o tao ka nga ngayon mo lang nakita o naranasan sa buong buhay mo pero parang familiar na sila sa iyo o parang nakita o naramdaman mo na sila dati. Kung nakakaranas ka ng ganito, maaaring nabuhay ka na dati o ang kaluluwa mo ay isang reincarnated. Ang pangalawa, napakasobra mong sensitibo. May mga salita na hindi naman ganun kasama ang dating sa iba, pero para sa iyo ay napakalaking bagay na. Napakadali mong masaktan o sobrang saya mo sa isang salita o bagay na normal lang naman para sa iba. Yung pakiramdam na may bagay o misyon na gustong gusto mong gawin, kadalasan gusto mo lang ay mag-isa at malayo sa ibang tao. Ang pangatlo, yung pakiramdam mo ay hindi ka kabilang sa paligid mo. Ang mga reincarnated soul ay nakakaramdam na parang wala siyang puwang dito sa mundo. Yung may sariling tahanan naman, subalit parang laging may ibang tahanan na gusto niyang hanapin. Laging lutang ang pag-iisip na hindi nila alam kung paano o bakit wala silang kagustuhan na makisali sa mga normal na aktibidad. Mas ginugusto nilang mag-isa na lang kaysa gawin ang mga bagay na inaakala nila na wala namang halaga sa kanila. Ang mga reincarnated souls ay may kagustuhan laging hanapin ang pamilya niya noong nakaraang buhay niya at nahihirapang ibilang ang sarili sa kasalukuyan niyang buhay. Ang pang-apat, kagustuhan mong puntahan ang isang malayong lugar. Ang isang reincarnated souls ay maaaring magkaroon pa rin ng memorya na namuhay o nanirahan siya sa isang lugar at magkaroon siya ng kagustuhan na makita o magpunta muli sa lugar na iyon. Pwede din namang kabaligtaran. Maaaring ayaw na ayaw mo sa isang bansa o lugar sa kadahilan ng maaaring hindi naging maganda ang buhay mo o masama ang karanasan mo noong nakaraang buhay mo sa lugar na iyon. Panglima, mahilig ka sa malalim na usapan. Maaaring ayaw mo sa mababaw at walang kwentang usapan, subalit ubod naman ang daldal mo kapag sobrang seryoso ng usapan. Sobrang interesado ka at ang dami mong sinasabi, lalo na kung ang usapan ay tungkol sa science, history, art, philosophy, kalikasan at iba pang katulad na paksa. Subalit napakadali mong maboring kung ang usapan lang ay mga laro, fashion, tungkol sa trabaho o ibang mababaw na usapan. Pang-anim, nakakaalala ka ng mga pangyayari kahit di mo naman nararanasan pa. Hindi mo maitatanggi na may isang lugar talaga na pakiramdam mo ay nanirahan ka na doon at minsan pa nga ay pumapasok pa sa panaginip mo. May mga parte ka ng kanta na naririnig o may mababasa sa isang libro na parang ang lakas ng connect sa'yo.
hindi mo man maunawaan, nagkakaroon ka minsan ng katanungan sa sarili mo kung ano ba talaga ang buhay mo noong nakaraang panahon. Mas madalas na mga bata ang nakakaranas nito dahil babago pa lang nare-reincarnate ang kanilang kaluluwa. Pang-7, malayo ang loob mo sa mga magulang mo. Kahit mahal mo naman ang pamilya mo at sobrang concerned ka sa kanila, may pakiramdam ka na isa kang black sheep, oddball o misfit sa kanila. Wala kang sobrang close na connection sa pamilya mo at minsan pa nga may pakiramdam ka na parang may iba kang pamilya sa kung saan. At may mga pagkakataon din na may iba kang magulang sa panaginip mo. Maaaring sila ang magulang mo noong nakaraan at mayroon kang masaya at magandang alaala sa kanila noong nakaraang buhay mo. Pang-8, hindi maipaliwanag na takot sa isang bagay. Halimbawa umano nito ay yung takot ka sa dagat. Maaari umanong nalunod ka noong nakaraang buhay mo o sobrang takot ka sa apoy na maaaring dahilan nito ay sasunog ka na matay noong nakaraang buhay mo. Ganon din ang takot mo sa mga patalim o mga nakamamatay na bagay. Kaya ang dapat mong gawin ay harapin ang takot na yon at sanayin ang bagong buhay mo na hindi takot sa mga bagay na yon, dahil kung hindi, magpapatuloy pa ang takot na ito sa mga susunod pang buhay ng kaluluwa mo sa hinaharap. Pang-9, mga panaginip na parang totoo. Ang panaginip ay hindi lamang isang pantasya. Minsan ay napapanaginipan natin ang ilang bagay na nangyari sa atin sa mga nakaraang buhay natin. Kaya kung madalas kang managinip ng mga tao o lugar na hindi mo kilala, maaaring napapanaginipan mo ang dati mong buhay noong nakaraang panahon. Marahil marami pang bagay kang nararanasan o nararamdaman na magpapatunay na nabuhay ka na noong nakaraan. At yan ang gusto kong ilagay mo sa ating comment section. Maaaring soulmate mo ang partner mo ngayon sa buhay mo, di ba? Yung taong bigla na lang dumating sa buhay mo, pero ngayon, kayo na ang magkasama at magkatuwang sa buhay. Kung na-enjoy mo ang video na ito, inaanyayahan kitang i-click yung subscribe button dahil mga ganitong video na ang mapapanood mo dito mula ngayon. Maraming salamat at inaasahan kita sa sunod kong video.